Yung protest, malapit na naman ang elections. At yung protest natin ay inaasahan natin na matatapos. Kaya lamang nagkaroon ng mga sample pilot examinations sa mga certain areas like Basilan, Maguindanao, Lanao, at nakita naman tayo masaya at na sabi sa akin ng abogado ay mga 70 to 80% na nakikita na mga fake voters ang nagbumoto doon sa tatlong probinsya, sa Basilan, sa Maguindanao, sa Lanao, ay mga 80% ay fake voters. So kung may mga 80,000, 160,000 voters mga 80% noon ay fake. Hindi nagtutugma yung thumbprints ng tunay na registered voters at saka yung mga bumoto. Ganon din ang mga signatures nila. So, hindi identical ang mga signatures ng mga nakaregister doon sa mga bumoto. So, kitang-kita ang mga pagnanakaw doon sa sa mga boto at kalokohan doon sa Alam ko medyo mabagal, pero ngayon nakita na ng COMELEC. It is no less than the Commission on Elections that conducted the technical examination of the pilot areas. The voting in the certain clustered precincts. Ito po yung electoral protest against? Against sa Mujib Ataman. Nung tumakbo ako sa pagka, kaya pala ayaw na ayaw nila ako patakbuhin eh. Sir, palagay niyo ba sapat na ito para mapawalang bisa yung election sa ARM? Sana. Kung sana mapawalang bisa yung election na noon sa o ma-annul yung kagad at matapos kagad ng Commission on Elections. Ngayon nakita na ng commission mismo ang mga kalokohan doon sa eleksyon sa 2016 sa ARMM, lalong-lalo na sa Maguindanao, sa Lanao at sa Kasabasilan. Di pa namin nakikita yung tawi-tawi. Sir, can you discuss po yung technical examination, yung percentage, yung may pwede po ba kayong ibigay na sample? Well, percentage-wise, according to my lawyers, about 80% are fake voters. So, they are not really the registered voters. So, in which case, very fraudulent ang result ng elections in these three areas in Maguindanao, Lanao, and Basilan. And titingnan pa namin yung tawi-tawi. So, mga 70 to 80%, that's a lot of, a lot of foolishness in during the conduct of the elections in 2016. So, for somebody to be claiming victory through fraud, I would think that is very unfair to the people in the ARMM. Sir, would you think na may effect ito dun sa national o sa local lang nangyari po itong... Well, although ito ay sa local lamang, pero maapektuhan yung siyempre yung mga sa national dahil yung mga bumoto dun sa mga the same ballots naman yun ay pare-pareho na hindi nagtutugma, hindi identical ang kanilang mga signatures gaya ni Senator Tolentino. Ay ang diferensya nila ni Laila ay more than 1 million kay Vice President naman na Lenny and Senator Bongbong ang diferensya nila ay 200,000. So tingin ko malaking bearing ito sa mga protesta ng mga ibang nagpo-protesta dito sa ARMM, lalong-lalo na sa Maguindanao,
sa Basilan, sa Lanao, at sa Tawi-Tawi. Although yung Tawi-Tawi, hindi pa namin nakikita, but we are almost certain na ganun din ang nangyayari roon. Dahil hindi tayo, bakit pinipilit nila ako na huwag tumakbo? Ayaw nila ako patakbohin, ayaw ako ni President Aquino patakbohin noon. Ayaw palabanan yung kandidato ni Pinoy. Talagang may balak na hindi tama. Mga palagay niyo, sir, gano'ng katagal po itong technical evaluation na ito, sir? Well, siguro bibilisan na yan. I'm sure the Commission on Elections, although they are preparing for the forthcoming elections, but I'm certain they have people, they have teams that are doing the technical examinations, and hopefully they will, try to hasten the conduct of the technical examination so that we will see results. And it does not really matter whether other results would come out after the term is over. What is important is for our people to know that it was not really, the other side who won the elections, but they benefited from fake elections or fake voting.